Kabex, ito na yung pinakahihintay nyo, ang recipe ng ating mahablangka. At dito naglagay lang ako ng 2 cups of cornstarch, then 2 cups of water, bali 1:1 lang siya. After nga natin pagsamahin yung dalawa, kailangan natin matunaw ng husto ang cornstarch. Kasi nga, pag hindi natin ginawa yun, magbubuo-buo ang ating maha. Kaya tignan nyo, nahirapan ako dyan, kaya nagpalit ako ng kutsara, hindi ko kasi siya mahalo ng husto kanina. Kaya kutsara ang ginamit ko ngayon. Tapos ayan nga, kailangan natin haluin, make sure na walang buo. Set aside muna natin yung cornstarch. Dito, magtatakal muna tayo ng 4 na cups na coconut milk. Tapos, isang 1 can ng cream corn. Then, 1 can ng condensed milk. At saka, 1 can ng evap milk. Pagsasama-samahin lang natin yan. After po pala natin ilagay lahat ng ingredients sa coconut milk, make sure po na halong-halo po siya para nagkukumbine po yung lasa ng milk, cream corn, at saka yung coconut. After nyo mahalo ang lahat, dadagdagan natin siya ng 1/2 cup of sugar. Brown sugar po yung ginamit ko dyan. Tapos tinunaw ko lang din yung asukal. Pagkatunaw ko sa asukal, isinalang ko na siya sa mahinang apoy. Kailangan mahina lang po yung apoy natin, ha. Tapos pakukuluin natin yan. Pakukuluin natin yung gata hanggang sa makita natin na luto na siya. Tapos pag luto na yung gata, ilalagay na natin yung corn na kernel corn. Yan. Tapos haluin pa uli natin siya. Lulutuin natin yung corn at saka yung gata para at least yung lasa niya mag-combine din. After natin malagay yung mais na buo, kailangan lang natin haluin ang haluin kasi pag di natin hinalo yan is mamumuo yung ilalim. Baka masunog pa. Tapos pakukuluin lang din uli natin. At habang kumukulo nga ang ating gata, isasali na natin yung cornstarch na minix natin na tinunaw. Ayan, dahan-dahan natin siyang ilalagay. Tapos habang nilalagay natin, isahalu-haluin lang din natin para hindi mamuo ang ating maha, para hindi siya kagaya na yung buo-buo na pangit ang kalalabasan. Kaya kailangan huwag nyong titigilan ng paghalo kasi pag tinigilan nyo yung paghalo, sunog na yung ilalim, pangit pa yung pagkabuo niya. Ayan, di ba nakikita nyo? Yung part na to is malapit na siyang maluto. Pero 8 minutes ko yung hinalo, mga bakes, hindi ko talaga yan tinigilan sa paghalo para maganda yung kalabasan ng ating maha. Nakikita nyo, nagbubuo-buo na siya pero running pa rin. Pero hindi, mga bakes. Maya-maya lang, luto na yan, makikita nyo. Malalaman nyo siya pag luto na, ayan, ganyan na siya. Malapot-lapot na siya. Kaya 8 minutes ang timer ng pagluto. Siya nga pala, lulutuin nyo nga pala to, ha, sa mahinang apoy lang. Kailangan mahina lang, huwag nyong aagarin sa apoy kasi kung hindi, papangit ang inyong maha. At ayan na nga, luto na ang ating maha. Yan pong dahon na yan, meron po yung butter. Pinahiran ko siya ng butter para hindi dumikit yung ilalim. Oh, ang nagagawa po pala nitong isang recipe na to is isang bilaon na malaki. Ang size ng bilao is size 14. Kayang-kaya niya na pong gumawa ng ganun kalaki. Marami po nagagawa ng isang recipe natin. Kaya kung gagayahin nyo po, advice ko po sa inyo, isang bilaong malaki kung panghandaan. Or kung hindi naman, pwede nyo pong utay-utayin sa mga Tupperware nyo, pwede nyo siyang ilagay. Kung mga pantindahan or pang ano lang, handaan lang, sa bilaong malaki. Ako, dalawang lagayan ang ginamit ko. Isang cake pan at saka yung isang size 12 na bilao. Etong cake pan na to is size 7 lang to kasi pang amin lang to. Kasyang-kasya naman, pwedeng-pwede lang pang merienda. Eto nga yung sa unang video ko, 'di ba, mga Bex? Pinakita ko sa inyo na minimerienda namin ang asawa ko. Yan umot nga yun. Sa akin ni Habi, mga tira-tira sa kaldero kasi sayang naman daw po. Pati diyan nga sa sandok sinimot ko na rin. Ganyan po 'yan si Habi, ayaw niya may nasasayang na pagkain kaya kailangan simutin. Sisimutin mo. Sa lahat ng gustong gumawa ng recipe natin, 100% ako sure na hindi po kayo papalpak dahil pwedeng-pwede po ito sa panghandaan, pang sarili lang, sa bahay, pang tindahan, at kung saan pa gusto nyo magdala ng maha, o diba? At dito nga nilagyan ko na siya ng cheese. Gusto ko kasi cheese overload kaya sobrang dami para masarapan din ang ating customer. At ayan na nga, done na po. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. Bye! God bless!